What's up guys? Welcome to my vlog, Kapromios TV. Today may panibago tayong lulutuin. First time ko magluluto nito, kaya titignan ko kung ano yung lasa niya. Tinuro lang sa atin nung kapatid natin kung paano siya gawin. So ano yung mga kailangan natin ingredients. So ito yan. Unang-una yung sibuyas tsaka yung bawang. Ayan. Tapos yung siling haba. Tapos yung kaanggata natin, pure kaanggata. Tapos yung karni ng baboy natin na hiniwa ng maliliit. Tapos yung mantika natin panggisa. Tapos ito yung pinaka main ingredients natin. Ito yung santol. So ang lulutuin natin is yung ginataan na santol. So nano na siya, na gayat na siya, si shinred na siya, tapos binabad na to sa asin. Ayan, na may tubig. Tapos mamaya, pipigaan na lang natin siya. So, unang first step natin is, pipigaan muna natin itong nakababad na ano natin, santol. So, start na natin. So, ito guys, gumamit ako nung panyo para, kailangan kasi pigang-piga siya eh. So ito, nilagyan ko yung strainer natin ng panyo para mapigaan ko siya maigi. So ayan, saling ko lang siya dito. Ayan. Kailangan kasi pigang-piga siya. Ayan na siya. Ayan. Kailangan pigang-piga siya guys eh. Okay lang pala na ito. Huwag napigaan. So ito na guys. Ito na yung kinalabasan, yung piligang-piga natin, yung ginayat na santol natin. So next procedure na natin is gisa-gisa na lang. So punta na tayo dun sa lutuan natin. Let's go. So, ito na guys. Nagpainit tayo ng mantika na gano'n. So gigisa-gisa lang tayo dito. So, una ko ilalagay yung siyempre yung bawang natin. Hintayin ko lang siya medyo mag-brown. A few moments later. So, ayan, nag-brown na yung bawang natin. Nakagay na yung sibuya. Lagay ko na yung karne natin. So ayan, lagay na natin yung baboy natin. Nagisa ko lang ito guys yung mga 5 minutes. Yung medyo matotosted yung karne natin. Nagisa ko yung matotosted siya. A few minutes later. So ayan guys, hinihintay ko lang medyo mag brown brown siya bago natin gawin yung next procedure. Hindi nga naman sa labas. So okay na yung kulay natin guys. So ilalagay ko na yung piniga natin na sample. Medyo konti lang pa yung sample natin. Next step na lang ito guys. Haluin ko lang. Nalagyan natin yung gata natin. Ito na yun guys. Next step is yung pure gata natin. Pure gata. Tapos simmer lang natin din. Tapos syempre, lalagyan natin ng konting asin niyan later para sa taste na lang. Nakakuha na yun. Ayan guys,
Tsaka yung ano natin, no. So, i-simmer ko lang to. Siguro mga 5 to 10 minutes. Balikan na lang natin ulit. A few minutes later. So, ito na guys. Simplahan na natin siya. Lagyan ko lang siya ng konting seasoning. Ay, magic sarap. Tsaka yung sili. Buhos na natin yun dyan. Tapos, asin. Lagyan natin siya ng asin. Ayan. Ito yung ano, ginataang sample. First time natin magluto nito ba? O, sana masarap. Malutong ano ito eh. Lutong Bicolano. Shoutout pala kaya no. Ate Linda. Siya yung nagbigay sa atin nung sample na ito eh. Siya rin nagturo paano lutuin to. So, ginawa lang natin. Ayan. Sama natin guys. Masarap nga to sa ano. So, masarap nga daw to guys, partner sa pritong isda. Sakto may pritong isda kami dyan. So, ipapartner na namin ito mamaya. Dinner. Siguro mga konting minuto na lang ito guys. Ready na ito. Yan, balikan na lang natin ito guys. So, yan guys. Naluto na yung ginataang santol natin. So, sasalin na natin siya dito. Ayan, mga mantika pa siya. Ayan. Ayan. Masarap, mga mantika-mantika pa. Ayan. The best daw siya, partner sa pritong isda. So, ayan, may isda tayo. So, ito na yung magiging dinner natin. So guys, ito na yung naluto natin na ginataang santol, no? O, tikman natin. Okay na siya guys. Nagahalo yung alat niya tsaka yung asim ng santol. So, perfect nga to partner sa pritong isda. So guys, sana may nagustuhan nyo. So, keep on watching. Please like, comment, share, and subscribe. Haha!